Ang mayamang negosyante na si Adrian ay pansamantalang nakapyansa mula sa kulungan dahil sa kasong pagpatay sa kabit niyang si Laura. Binisita siya ng sikat na abogado na si Virginia at sinabi nito na siya ay ipinadala umano ng abogado ng mister. Giit niya na nakahanap ang prosecutor ng isang witness na maaaring magpatalo sa kanyang kaso. Titistigo umano ang witness sa loob ng 3 oras, kaya kailangan nilang gumawa agad ng malakas na depensa. At para magawa yon ay kailangan niyang malaman ang buong detalye ng mga nangyari. Sinimulang ikwento ni Adrian ang nangyari noong araw na yon. Sinabihan siya at ang kanyang kabit ng isang blackmailer na makipagkita sa isang hotel at humihingi ito ng 100,000 euro, nagbabanta na ilalantad ang kanilang relasyon. Ilang oras silang naghintay ni Laura sa silid nang biglang makatanggap ng text ang kabit. Nang mapagtanto na isa itong frame up, nagpa siya ang dalawa na umalis, pero bago pa nila magawa yon ay biglang may humampas kay Adrian, dahilan para mahimatay siya. Maya-maya ay nagising ang mister at nakita niyang nakahandusay na sa sahig ang walang buhay niyang kabit. Pagdating ng mga pulis ay wala silang ibang nakitang tao sa silid maliban sa kanya, kaya inaresto nila si Adrian bilang suspect. Sinabi ni Virginia na ang mga witness ay walang nakitang sino man na lumabas sa silid at ang kanilang pinto ay nakalock mula sa loob gamit ang kadena. Nakalock din ang mga bintana mula sa loob, kaya imposibleng may ibang tao bukod sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Adrian na perpekto ang pagkaplano na e-frame siya. Tinanong ng abogado kung sino ang gagawa nun at walang maisagot si Adrian. Iginiit ni Virginia na marahil ay may isang tao na labis ang galit sa kanya na handang gumawa ng lahat para lang sirain siya. Nag-aalangan si Adrian na aminin ito, ngunit nang idiniin ng abogado na hindi sila mananalo kung hindi niya sasabihin ang lahat, ay sa wakas ibinunyag din ni Adrian ang 1 lihim. 3 buwan na ang nakalipas, tinawagan si Adrian ng kanyang asawa at naniniwala ito na nasa Paris ang mister para sa isang business meeting, gayong ang totoo ay kasama nito ang kanyang kabit sa isang cabin ilang oras lang ang layo sa kanila. Lumalabas na ang kanyang kabit na si Laura ay kasado na rin, at dahil nagsisimula ng makonsensya si Adrian ay iminungkahi niyang tapusin na ang kanilang relasyon. Napalingon saglit ang mister nang biglang may tumawid na kambing, dahilan para mapalihis siya at mabangga sa isa pang sasakyan. Hindi nasaktan ang dalawa ngunit ang lalaki sa kabilang kotse na si Daniel ay namatay. Sinubukan ni Adrian na tumawag ng pulis, ngunit sinabi ni Laura na kasalanan nito ng kambing at kinumbinsi niya ang mister na umalis na lang sila dahil wala namang nakakita sa kanila. Aalis na sana sila subalit ayaw umandar ng kanilang sasakyan. Nang makakita sila ng paparating na kotse ay agad itinago ni Laura ang katawan ni Daniel. Nagkunwari siyang may-ari ng nakabangga ang kotse at pinalabas nilang sila ang nagkabanggaan ni Adrian. Nagalok ang lalaki na tumawag ng ambulansya, ngunit tinanggihan nila ito. Ngayong meron ang naka-witness ay sinabi ni Laura na dapat na nilang i-dispatcha ang katawan at ang kotse. Inilagay nila si Daniel sa trunk at si Adrian ang nagmaneho sa kotse ng binata habang si Laura ay naiwan upang maghintay ng tow truck. Tinanong ni Virginia kung ano ang ginawa niya sa sasakyan at tugon ni Adrian na itinulak niya ito sa lawa kasama ang katawan ni Daniel. Kalaunan ay tinawagan niya si Laura para sunduin siya at tinanong niya kung paano naayos ang kanyang sasakyan. Sinabi ng kabit na may isang lalaki na nagngangalang Thomas ang dumaan at sinabi niya rito na nakabangga siya ng isang kambing at ngayon ay hindi na umaandar ang kanyang sasakyan. Nagalok ang lalaki na tulungan siya at hinila niya ang kotse patungo sa kanyang bahay kung saan ay nakilala ni Laura ang asawa nito na si Elvira. Habang nag-uusap sila ay nakatanggap si Elvira ng tawag mula sa mga kaibigan ng kanyang anak at hinahanap siya. Tugon ng misis na maagang umalis ang kanyang anak kaya imposibleng hindi pa siya dumarating doon. Samantala, napansin ni Laura ang larawan ng kanilang pamilya at nang hilakbot siya nang malaman na ang anak ng mag-asawa ay walang iba kundi si Daniel. Samantala, habang inaayos ni Thomas ang sasakyan ng babae ay napansin niya ang isang mamahalin na gintong lighter. Kalaunan ay ibinigay niya ang susi kay Laura at dali-dali itong umalis sapagkat late na umano siya. Gayunpaman, nang papaalis na ang babae ay nagduda si Thomas sapagkat inadjust pa nito ang kanyang upuan. Nang maglaon ay nag-alala na ang mag-asawa sapagkat wala pa silang balita tungkol sa kanilang anak. Tinanong ni Adrian ang kanyang kabit kung ano ang dapat nilang gawin ngayon at sinabi sa kanya ni Laura ang kanyang plano. Kinabukasan, pumunta si Adrian sa scrapyard para i-dispatcha ang kanyang sasakyan at pagkatapos ay pumunta siya sa pulisya para i-report na ninakaw ang kanyang kotse habang nandun siya sa Paris. Umakto na normal si Adrian mula sa pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi niya sa kanyang pamilya. Subalit isang araw, inimbitahan siya ng pulis sa istasyon para sa imbestigasyon sa nawawalang si Daniel. May natagpuan umanong mga bakal sa kalsada na tila ba ay may 2 sasakyan ang nagbanggaan malapit sa tinitirhan ng biktima. Nagkataon namang may nadaanan si Thomas na isang babae na naaksidente noong araw din na nawala ang kanyang anak at ang plaka sa sasakyan ng babae ay nakarehistro kay Adrian.
Gayunpaman, mayroon silang magandang alibi sapagkat na i-report na dati ni Adrian na ninakaw ang kanyang kotse at nasa Paris din siya ng mga panahong yun. Pagkatapos ng interogasyon ay sinuhulan ng abogadong si Felix ang pulis para tanggalin ang pangalan ni Adrian sa record ng kaso. Isang araw, ibinalita na maaaring si Daniel ay nagtatago sapagkat ninakaw umano niya ang pera ng bangkong pinagtatrabahuan nito. Naisip ni Adrian na may kinalaman dito si Laura kaya't kinausap niya ito. Inamin naman ng kabit na kinuha niya ang wallet ni Daniel matapos niyang ilagay ang katawan nito sa trunk. Hinak niya ang account ng binata at inilagay ang pera ng bangko sa account nito. Giit ni Laura na ginawa niya ito para isipin ng mga pulis na nagtatago lang si Daniel at hindi papatay. Pinagdududahan ni Virginia ang revelasyong ito at sinabing hindi ito paniniwalaan ng hurado sapagkat walang kakayahang manghack si Laura gayong isa lang siyang hamak na photographer. Sinabi ni Adrian na ang asawa ni Laura ay dating nagtatrabaho sa isang bangko at malamang ay tinulungan nito ang kanyang misis. Isang gabi ay ginawaran si Adrian ng Businessman of the Year Award at sa event ay nagpanggap si Thomas bilang reporter para kumpruntahin siya. Naniniwala siyang hindi nagtatago ang kanyang anak, datapo at patay na ito at alam niyang may kinalaman dito ang babaeng dinala niya sa kanilang bahay. Naniniwala rin siya na may kasama si Laura sapagkat inadjust niya ang kanyang upuan na nangangahulugang hindi siya ang nagmamaneho ng araw na yun. Nagpasin din ng sigarilyo si Thomas at nang ilabas ni Adrian ang kanyang gintong lighter ay nakumpirma ng ama ni Daniel na yun ang nakita niya sa kotse ng babae. Nakiusap siya na sabihin nito kung nasaan ang bangkay ng kanyang anak para mailibing nila ito at mapahinga ng mapayapa. Itinanggi ni Adrian na may kinalaman siya dito at pinatawag niya ang security upang paalisin si Thomas. Sinabi ni Adrian na pagkatapos ng insidenteng yun ay wala na siyang narinig mula sa kanila hanggang isang araw ay nakatanggap siya ng sulat kung saan ay pangalan ni Daniel ang nakalagay sa sender. Sa loob nito ay ang larawan ng lawa kung saan niya itinapon ang bangkay ni Daniel. Kalakip din ito ay voice recording ng blackmailer at lumalabas na ang blackmail na natanggap nila ay hindi pala tungkol sa kanilang relasyon, kundi sa krimen na ginawa nila kay Daniel. Sinabihan ng blackmailer si Adrian na magdala ng 100,000 euro at pumunta silang dalawa ni Laura sa isang hotel. Tinanong ni Virginia kung paano nalaman ng blackmailer ang tungkol sa lawa at naniniwala si Adrian na ang blackmailer marahil ay ang lalaking dumaan noong araw na yun at sinundan siya nito habang itinutulak niya ang kotse ni Daniel sa lawa. Tugon ni Virginia na hindi pera ang habol ng blackmailer sapagkat hindi niya kinuha ang mga ito. Naniniwala ang abogado na ang blackmailer ay ang ama ni Daniel na si Thomas. Giit niya na marahil ay nawalan na ng tiwala si Thomas sa pulisya, kaya ginusto niyang ilagay na lang ang hustisya sa sarili niyang mga kamay. Subalit para patunayan na meron ngang motibo si Thomas na patayin si Laura at e-frame up siya ay dapat aminin ni Adrian sa husgado ang ginawa nila kay Daniel. Gayunpaman, sinabi ni Adrian na hindi pa rin nila mapapatunayan na nandoon na si Thomas dahil nakalock ang mga pinto at bintana nang siya ay magkamalay. Ipinakita ni Virginia ang newspaper na nagtampok sa pag-aresto kay Adrian at itinuro niya na nandun ang asawa ni Thomas na si Elvira sapagkat siya ay nagtatrabaho pala sa hotel na yun. Marahil ay binuksan ni Elvira ang bintana ng kalapit na service room kung saan tatakas ang kanyang mister. Nagtago si Thomas sa loob ng wardrobe at hinintay ang tamang oras upang salakayin sina Adrian at Laura. Sinigurado niyang ilagay ang fingerprint ni Adrian sa murder weapon at pagkatapos niyang ilock ang pinto gamit ang kadena ay tumakas siya sa bintana. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Elvira kasama ang mga pulis at palihim niyang nilock ang bintana habang abala ang mga investigador. Gamit ang teoryang ito ay maaari na nilang i-pin down si Thomas, subalit dahil ayaw pa rin ni Adrian na madawit sa kaso ni Daniel ay nagmungkahi si Virginia ng isang plano. Dapat nilang palabas sina si Laura lang ang involved sa aksidente. At para direkta siyang mayugnay sa kaso ay iminungkahi ni Virginia na magtanim sila ng bagay na pag-aari ni Laura sa sasakyan ni Daniel. Para maisagawa ang plano ay tinanong ng abogado kung saan sa lawa niya itinulak ang kotse at minarkahan naman ni Adrian ang lokasyon. Nang maglaon ay inamin din ni Adrian ang isa pang lihim. Sa lawa ay nalaman niyang buhay pa si Daniel, ngunit dahil sa kaba ay isinara ni Adrian ang trunk at itinulak pa rin ang sasakyan sa lawa, dahilan para tuluyang mamatay ang binata. Nang hilakbot si Virginia sa kanyang narinig at tinawag niyang mamamatay tao ang kanyang kliyente. Nagalit si Adrian at ipinaalala niya sa abogado na binayaran niya ito para ipagtanggol siya. Hindi pa kailanman natalo si Virginia sa kaso at giit niya na ayaw niyang matalo sa isang ito, kaya naman nakiusap siya sa kanyang kliyente na itigil na ang pagsisinungaling sapagkat maraming butas ang kanyang kwento. Hinala ni Virginia ay binaliktad ni Adrian ang lahat. Si Laura talaga ang sumubok na tumawag ng pulis, ngunit kinumbinsi siya ni Adrian na hindi nila yun kasalanan at ang mystery ng nagmungkahi na itago ang bangkay. Si Adrian din ang kumuha ng wallet ni Daniel at nagbayad siya ng tao para i-hack ang account ng binata at palabasing ninakaw nito ang pera ng bangko.
Na-depressed at nakonsensya ng husto si Laura sa kanilang ginawa, kaya tinawagan niya ang mga magulang ni Daniel at sinabi sa kanila ang lahat. Si Laura talaga ang nag-arrange na magkita sila sa hotel kung saan nagtatrabaho si Elvira. Sinabihan niya si Adrian na nagbanta ang dumaang driver na ilalantad ang katotohanan at humingi umano ito ng 100,000 euro. Balak ni Laura na gamitin ang perang yun bilang kabayaran sa dalamhating dinulot nila sa dalawang magulang. Pagdating ni Adrian sa hotel ay inamin ni Laura na nagsinungaling siya tungkol sa blackmail. Hiniling niya sa mister na aminin na nila ang kanilang kasalanan at ibigay ang pera sa mga magulang ni Daniel. Gayunpaman, nagalit si Adrian at napatay niya ang kanyang kabit. At dahil huli na para makatakas siya sa kwarto ay hinampas niya ang kanyang ulo sa salamin para palabasing may umatake sa kanila. Itinanggi ni Adrian ang lahat ng ito, ngunit sinabi ni Virginia na hindi niya ito matutulungan kung magpapatuloy siya sa pagsisinungaling. Dahil dito ay tuluyan ng inamin ng mister ang pagpatay kay Laura na nagpapatunay na ang buong teorya ni Virginia ay totoo. Giit ng abogado na mayroon na siyang magandang diskarte para maipanalo ang kaso. Humingi siya ng 10-minute break at pagkatapos ay nagmadali siyang lumabas ng apartment. Samantala, si Adrian ay nakatanggap ng tawag mula sa abogado niyang si Felix na nagsasabi na ang testigo na nakuha ng prosecutor ay ang dumaang driver, ngunit nagawa niyang bayaran ang katahimikan nito. Maya-maya ay napansin ni Adrian na ang tinta sa ballpen ni Virginia ay kumalat sa kanyang damit at doon ay nalaman niya na ang panulat na ginamit niya para markahan ang lokasyon ng lawa ay isa palang recording device. Habang inaalala niya ang pag-uusap nila ni Virginia at kung paano nito nalaman ang karamihan sa mga detalye ay unti-unting nagduda si Adrian sa totoong pagkatao ng abogado. Pagtanaw niya sa kabilang apartment ay nakita ng mister si Virginia na nakatayo sa tabi ni Thomas. Nang maglaon ay tinanggal ng abogado ang kanyang disguise at nang hilakbot si Adrian nang malaman na siya pala ay ang ina ni Daniel na si Elvira. Ngayong meron na silang malakas na ebidensya ay tinawagan na ni Thomas ang mga pulis. Nang maglaon ay dumating din sa apartment ni Adrian ang totoong Virginia Goodman. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.